Hello guys, ang yung nakikita ay isang 50 watts floodlight na may protection rating siya na IP65. So ano guys ang ibig sabihin ng IP65? Ang IP65, ang ibig sabihin niyan ay ito ay water resistant at dust tight. So wala tayong pangamba sa ulan kung ito ay gagamitin natin sa labas. I-share ko lang sa inyo kung paano ang pag-repair nito. Ito ay hindi na umiilaw. So guys, umpisa na tayo sa troubleshooting. Una, ito ay i-plug natin. Kukuha lang tayo ng power cord. Yun guys, yung dalawang pula na may bootless, yan ang terminal ng ating LED. Yung isa naman ay ground terminal. Bago natin i-plug, ay kukunan muna natin ito ng voltahe, yung ating power source. Kung makikita nyo guys, ang voltahe ng ating power source ay 241. Ngayon guys ay i-plug na natin. Kung makikita nyo ay hindi umiilaw ang ating floodlight. So ngayon guys, i-unplug natin bago natin buksan. So, yan na guys, ay nabuksan na ang ating floodlight. Meron siyang reflector. Yan naman ang kanyang LED light. Yan naman ang kanyang LED driver or LED driver transformer. Ngayon guys, kailangan natin tanggalin itong reflector para matingnan kung bakit hindi siya umiilaw. Yun na guys yung LED niya. Kung makikita nyo, meron siyang positive, negative. Dito naman sa LED driver niya, kung makikita nyo, ang easy input niya ay 100 to 265 volts. Ang DC output naman niya ay 20 to 40 volts. So, ganito guys ang troubleshooting ng LED driver type na floodlight. Muli nating i-plug at i-check natin kung mayroon siyang voltage output. Dahil DC ang titesterin natin, isisit natin ang tester ng DC 200 volts.
Kung makikita nyo guys, meron siyang output voltage na 46 volts. So, ang ibig sabihin niyan ay sira na itong LED light. Dahil may output voltage siya, pero hindi siya umiilaw. So, paano naman kung walang output voltage? Kung walang output voltage, ang ibig sabihin niyan ay sira na ang LED driver transformer. Ngayon guys, kailangan natin tanggalin itong LED. Kung mapapansin nyo guys, yan po ay mayroon na thermal grease. Ngayon guys, kailangan natin na tanggalin yung LED driver. Hindi na natin kailangan ito dahil ang ipapalit ko na LED lights ay 220 volts. Ibig sabihin ay hindi na natin kailangan ng LED driver. Itong the type na floodlight, ang LED driver niya ay may adhesive. Kaya kinakailangan natin patirin ang kanyang adhesive. So, yan na guys, ang LED driver ay natanggal na. Ang isusunod natin ngayon ang pagkabit ng bago nating LED. Ito na guys yung LED lights na na-order ko sa Lazada. Yan na guys ang ating bagong LED light. Ang voltage rating ng LED lights ay 220 volts. Ang power rating naman ay 50 watts. Dito guys, hindi na natin ito kailangan ng LED driver. Kung makikita nyo, may nakasulat siyang L at N. Ibig sabihin yan ay dyan na nakatap ang line at neutral. Kung makikita nyo guys, yan ang luma at yan ang bago. Magkaiba sila ng type pero parehas yan ang mounting, yung lagayan ng tornilyo. At tamang-tama lang sa butas niya. Ngayon guys ay hinangan na natin ang bagong LED light. Ang paghinang nito guys ay lalagyan nyo muna ng soldering lead ang bawat terminal. Ganun din ang wire terminal. Lalagyan din ito ng soldering lead. Yan ang tip ko sa iyo guys para madali nyo mahinang ang terminal. Ngayon guys, maghihinang na tayo ngayon ng wire terminal sa LED light.
So, ganun guys ang paghinang ng wire terminal sa LED light. Ngayon guys, bago natin ito install, lalagyan muna natin ng thermal grease. Purpose niyan para hindi ganong mag-init ang ating LED light. Itong thermal grease ay nabibili ito sa Lazada. So, yun na guys, nalagyan na natin ng thermal grease. I-install na natin ngayon. So, ganito lang guys ang connection niyan. Yan na guys, naikabit na natin ang reflector. Ang isusunod natin ay ikakabit yung kanyang glass cover. So, ayan na guys, tapos na natin na ma-assemble. Ngayon ay magtitesting na tayo. Ayan guys, ang ating bagong terminal, blue at brown. Yung isa naman yung ground. Ayan na guys, i-plug na natin para ma-check kung okay ang gawa natin. So, ayan na guys, gumagana na yung LED light natin. Meron lang siyang light distortion dahil dito nga sa nakatutok yan sa camera. Ngayon, i-try natin i-unplug. So, ang ibig sabihin niyan ay gumagana ang LED light natin. Guys, dinala ko sa loob ng bahay dahil doon sa shop nagkakaroon ng distortion pag pinapailaw yung LED light natin dahil doon sa camera. So ngayon, ititesting ulit natin.
So, yun na guys ang ilaw natin sa LED na 50 watts. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ko sa inyo ng konting idea patungkol sa pag-repair ng floodlight. At bago ako magpaalam, nais kong i-shout out si Edgardo Jr. Dato, Electronic PH, Edwin Sagaino Mix Vlog, Buhay Barrio TV, Nora Dicio Sipit, Serino Bidyuki Vlogs, Marlon Meraplor, Jessica Vlog, Mama Slava Ligaya, at Prince Odonata. Maraming salamat sa inyong panonood, pagsubaybay, at pagsuporta sa aking mga videos.